And minsan isang araw nga nasamba na kami ay nakita ko tong street na to. Ay, ang ganda. At ang sabi nga ni Lolo, after daw ng cherry blossom, ito naman yung lumalabas para siyang bulak. And nakita ko nga yung dalawang kulay niya, white, meron ding pink. Yan nga pink. And pakicomment na lang below kung anong pangalan nitong halaman nito at ang ganda. And syempre, alam mo, this picture. Oh, diva, ang ganda pati ng mga bahay. And nabitin pa nga ako diyan eh. Ang photographer natin, hiyang-hiya na naman. Ikinahiya na naman ang kanyang magandang asawa. At baka sana nga daw may makakita sa amin. Kasi pinagbigyan ang kanyang haling na asawa. Pero syempre, hindi siya nakatanggi. Lagot siya sa akin. And isang magandang umaga at magandang timing para sa ating DoorDash, pero almusal muna tayo. And yes, wala nga akong pasok at sasama tayo sa pagdo-DoorDash. It's my last day. Ang lamig naman. And ang ganda naman na rin lalagyan na ng halaman na ito. May karitela. Tinan natin kung may gulong. May gulong nga. Saan kung baka may natulog? Nakulimutan mo na. Yes, nag-DoorDash kami ni Lolo. And try natin tong ilang beses na yung napick-upan ng fish and chips. Try natin kung masarap nga talaga. Ano, meron? Wala pa din. Medyo matumal kasi kaka-lunch lang. Dapat kasi schedule ni Lolo ay alas 11 kaso naunahan na siya ng schedule. Nag-alauna. Alauna ang available. Pero sa isang oras, isang oras kalahati, isa pa lang na naging kliyente. So, uwi muna kami kakain para may energy at wala pa rin naman talaga. At tinamo, salamin ko, parang nag-shades. At ang lamig! Ang tagal ng paluto namin dito sa grilled fish. Ano mga halaman ito? May bulaklak din. Kakapirang ko. And may store nga dito ng mga gift collection. Uwi muna mga DoorDasher. Nakita nyo ba ang kulay ng actual amin? Para nag-orange. And ito yung ating binili. Mainit-init pa sa aking kandungan. Galing. Kasi freshly cook. And let's go na, para bang habang mainit-init pa natin makain at ang dami. 17.50. Tingnan natin kung ano laman itong 17.50 ito. And marami nga ako nakita mga halaman dito sa aming pagdo-DoorDash. At ito pala ay pwedeng maging puno. May nakita ko, hindi ko lang napicturan. Ting paros! Meron tatlo, pero hindi ko yung kukunin. At ayan pa, may mga bago pa. And maabon, bye! Ang laki ng fish! Ang laki ng fish. At ang papel. Siyang-siya na. And let's eat na. Let's taste. Alat! And next day na ulit tayo. Si Lolo nga pala hindi nakapasok. Kaya hatid niya ako sa shop. And ang dahilan kung bakit hindi siya nakapasok, ikikwento ko sa inyo. And another day na naman ang pagdo-DoorDash ito, pero dudugsan na natin ang ating vlog for today. Yes, nandito tayo sa Pitoni, tapos may pa-order na pipick-upin si Lolo. So, anong nangyari kay Lolo? Napit-pit siya ng sa paa. Naka-safety shoes naman siya, kaya sula ang hindi nga hagip na safety shoes yung hinliliit. So, napit-pit, napumotok, nagkasugat. Kinabahan na naman ako sa sasakyan nito, bigla lang umaandar. And so, yun nga. Anong nangyari yun? Naka-leave muna si Lolo. Pero mga dalawang araw lang siya nag-leave. Tapos, yun nga, nung mga araw na yun, nakakapag-drive naman siya, kaya lang nakatsinelas. Hindi siya makapasok kasi kailangan mag-safety shoes. Eh, masakit yun sa paa kasi matigas. And so, yun nga, medyo okay-okay na rin naman na nakakapag-sideline siya ng kaunti. Pero, syempre, hindi sapat yun. Kaya yun, nag-fail siya ng leave dalawang araw. Nung time na wala akong pasok, sumama naman ako sa kanya. Pero nakapasyal-pasyal ang lola niya. Of now ay ilang araw na yun nakakalipas, mga 3 days na ulit ay nakapasok na si Lolo sa work. Kaya okay na siya, nakakapag shoes na ulit, nakakapag work. Buti naman! Kasi kung magtagal pa yun, patay! Wala tayo pagbayad ng mga bills! Tunay talaga yun, pag napatigil ka talaga ng isang araw, dalawang araw, patay na tayo sa bills natin. Eh ang bills dito karanimihan ay weekly, kasi nga weekly ang shwildo.
Lolo, pwede naman daw siya i-ICC, yung ibig sabihin 80% pabayaran ng company kasi nasa work siya nung nangyari yon. Tapos yung 20% ay i-deduct na sa kanyang annual leave. So hindi na yun pinatulan ni Lolo kasi requirements dun magpa-check up sa doktor. Eh paano kung yung sasabihin ng doktor mga ilang araw pa tulad ng sprain, doon na sprain, 1 week pinag-rest. Ayaw ni Lolo ng ganun katagal. And depende-depende din naman yun. And yun nga, hindi na lang final ni Lolo. Nagkusa na lang siyang mag-leave. Yun nga lang, ang pinakamalupit, hindi naman siya talaga ang dahilan. Ang may kasalanan kasi yung kanyang katrabaho, eh nakatalikod siya, nabitawan niya yung, parang hindi ko alam kung anong tao, yung pinagtutusukan ng poste ng mga tubo na metal fence, yun ang nabagsak sa kanya, And syempre, hindi rin naman sisisi ni Lolo yung kanyang helper kasi aksidente naman talaga. Kaya nga lang, nakakaawa, yun nga na medyo nagamit yung kanyang leave ay ayaw naman kasi ni Lolo magpa-check up at ayaw niya na ng baka ayaw niya na ng Englishan. And off from work, kararating ko lang kaya ganyan pa ang salamin ko, diba? At ang aking damit, pinasa ko na ulit dito sa kwarto ang ating mga halaman. Okay, alive na alive pa yung rose, pero yung dalawa lo-fi-fi na. Ayan. Pero na matatag yung rose. Na tatlo. Pero ito, parang bibigay na rin. Binasa ko na yung mga damit ko dito sa kwarto. Kasi nag-aaway ulam. Tapos, pagod ako. Kasi, after na nga ng work. Tapos, nag-ano pa ako. Nag-shopping! Ang pangit naman ang view natin dyan. Ayan. Halata pa. Basta na lang hinubad. So, tiyari kagabi. Siyempre, repeat-repeat natin. Sayang ang laba. And, kasi marami na akong dapat bilhin. And, papakita ko sa inyo ang mga binili ko. Noong isang linggo, bumili na lang ako ng chicheria na from dito. Nag-try tayo tumikim ng mga chicheria. Hindi ko na napakita sa inyo. Parang copper kettle yata yung na cheese flavor at saka barbecue. Okay naman yun. Parang potato din. Tapos ito, Long Beach Classics. Parang nachos. Tomato and basil and cheese. Natikman ko to nung may namimigay dun sa may tapat ng shop namin. Akong kumuha. Akong napag-utusang kumuha. So, natikman ko. Parang masarap siya. Pero, cheese lang ang natikman ko. Ito hindi. Tapos, meron pa ibang flavor. Pero, syempre, dalawa-dalawa muna. Tapos, syempre, bumili ako siya kagati. Pero, nang isang linggo, namili na rin ako dahil na kulang ako nang nakalimutan ko na hindi ako nakabili ng bili ko lang in napkin. At saka, kung ano pa, nakalimutan ko, wala na nga pala ang conditioner. Nag-try ako ng Dove, pero nangangati ang aking ulo. Nag-try ako ng Pantene, parang matigas naman ang buho ko. Tapos, nag-try tayo ng Palmolive conditioner. Nag-try din ako, hindi, wag siya mag-conditioner. Hindi, pwede. Tapos, bumili din ako feminine wash. Kasi magkakamenstruation na tayo. At saka, yun nga, sabi ni Derma, huwag ba gumamit ng sabon sa doon kasi hindi yun dapat. Dapat daw feminine wash. So, nag-try ako nito. Ito nga pala, ang bili ko dito ay parang kulang-kulang $3. Tapos, itich, kulang-kulang $2. Parang $1.19. Oh, hindi na masyama. Kung kukumpute natin, 33 pesos yung macaroni and cheese. Sa try natin ito. Tapos carbonara, gusto nila pa. Eh syempre bumili din ako para sa akin kasi baka hindi ako bigyan ni Rapa sa kanya. Tapos ito, hindi pa natin alam kung magugustuhan natin to. Try natin, mura lang naman, $1.19. tapos hotdog. Ang hotdog yata, nagkamali pa ako ng bili. Sa countdown, mas mahal pala ng $1. Kulang-kulang 12 to. Tapos sa pack and save,
kulang-kulang 9, di halos $2 pala. Atin pala kulang-kulang 10. Halos 1 point something something. Nandito pala aking mga resibo. Tapos, wala akong dalang shopping bag pala. Eh, dahil wala naman tayong car. Di, hindi ako nakapagdala. Alam niyo kung magkano to? 30 cents. Magkano yun? Bali, parang mga 10 pesos pataas itong ating paper bag. Paper bag! Kaya, isave natin. Di na yung eco bag ang binili ko kasi mas mahal kasi yung eco bag. And, magpapahinga muna, catch. Imisip ko muna to at inihol ko lang sa inyo to bago maubos. And see you na lang sa susunod na vlog. May nakalimutan na naman ako. Nakalimutan ko ang toothpaste. Pero meron pa naman kaming masasaid. at ngayon nga pala, akala ko pag nakapunta na ako ng New Zealand, hindi na ako magsasaid ng toothpaste. Hindi na ako magsasaid ng shampoo conditioner. Magtataktak. Eh, hirap naman kasi naritong saidin. Kasi, meron pa din eh, na hindi umaakyat. Alam nga namang itapong ko. Siyempre, alisin natin ang taklob at taktakin natin. Tapos yun, minsan nangyayari pag nakakalimot mo nang bumili toothbrush, kailangan panguntingin para putulin. Sabi ko, kala ko, pag ako'y nakarating na ng New Zealand, hindi na ako magaganito. Aminin! Ginagawa nyo rin side-side ng toothpaste. And, bukas na lang ulit, wala tayong pasok. At ako'y tutulog muna. Nantok na ako. Bye! Ipapasko po to sa aking ina. Tablo. Good morning! It's Saturday morning. Wala akong pasok. Pero sasama sana ako sa DoorDash ni Lolo. Wala din siyang pasok. Kaso may inintay akong tao. At yun, nakuha na ako ng dugo. Related dito sa aking insurance. Dahil nga, sinabi nung aming financial consultant or agent na kung anong mga condition ko sa health. So, sinabi ko na kasi alam ko, kukontakin din naman nila yung aking GP at mababanggit din doon na nung buntis ako ay nagkaroon ako ng diabetes ko. So, yun nga. Titingnan natin kung tayo daw ay may requirements daw yun kung bumaba na yung aking sugar. Then nga, alam nyo nga na nawala na yung aking pagbubuntis at titingnan natin kung na-normalize na ang aking sugar. At sana naman nga, ano, kasi ang hirap. Ang hirap naman iniiwas ang pagkain. And yun nga, ano pa naman yung medyo nagbabawas-bawas pa rin ako talaga sa kanin. Pero sa ulam, eh hindi. Ang mahalaga naman daw ay kanin. Pero iwas din tayo sa mga matatamis talaga. And sa mga unhealthy food. Pero minsan hindi ko talaga mapigilan. Nakakamis talaga yung mochicheria, ice cream, soft drinks. Zero naman yun. Zero sugar. Totoo kayo, zero sugar. And balikan ko na lang kayo mamaya kasi naglilinis ako. And sana kaya si Lolo baka makasama-sama sa pagda-DoorDash pag napadown ulit. And mamaya na lang ulit may somebody naman kasi at naglalaba ako at iniintay ko kayo aking sinampay. And yun, pinoprograma ko pa kung anong final kong arrangement. Baka ganyan na lang. Yung electric pa na lang inilabas ko. At medyo nahawi ang kurtina kasi may dumating. At winalsan ko din ito. Kasi nga yung aking damit ay nag-aamoy ulam. And mamaya na lang ulit. Bye! Sana okay ang result ko. Ay, ang daming roses! Pero hindi ko nakukunin to. Mabilis na to malagas itetch na lang kukunin natin. Pero ang taas naman ng iba. At may nakita ako sa kapitbahay. Ayan o. Pingin na pong isa. Hingi tayo ng isa. Sana walang CCTV. Nakapakuha tayo ng isang ang ganda. What if ang ganda? Thank you. And kuha na tayo dito sa ating original na halaman. Kuha natin to. Paano natin makakuha yung iba? Ang taas-taas. Napuwing pa nga. Yun! Okay na yan. At may nakuha na akong isa dun sa ating red. Pagsama-samahin na lang natin. At ang dami pang mga susuloy. Ayan o. At ito hindi ko makuha. Try natin itong isa. Pare. Para hindi na lang malagas. Yun! Ayan na ating naputi. Gugulayin na natin. Ang gaganda!
pretty. Kaya lang ating face, ang liit. And tinan nyo aming water jug, ang ganda. Ang cute! Kmart! Model ng Kmart. Ang ganda ng sa kapitbahay, orange. Picture natin. Diva, siya pala ang puno na. Paano pa itong mga itrich? Patasin natin ng ayos. Sayang lang yung mga iba, ano? May mga, ayan, nadadamay na. Nakabuko pa. Kahit dito, meron din. Ayan, o. Dalawa. Bubukad pa kaya yan habang nasa tubig? Tingnan natin. Sayang naman. Ari pa, o. Meron din ito. Tatlo pa. In-arrange na natin. Arrange ko na, diba? Ang ganda! Siksik ko na sila. Ayan, medyo may space pa din eh. Bend natin ng kaunti. Oh, ito talagang star. Yung ating ninakaw. Nag-thank you naman tayo doon sa halaman. Ano? Wala naman kasing tao mapapagpaalaman. Isa lang namin. Ang ganda! Picture na natin. Ayan ang natira. Inalis ko na yung mga dahon. Sana pwedeng mabuhay itong dahon, ano? At yung naglalagas na nating rose, yan yung sinundan pa. At may nag-ari pang dalawa, hindi pa siya natatanggal. Oh, ang ganda!